Ngayon naman, ang pag-aaralan natin ay tingnan natin dito sa John chapter 19, verse 'yung pagbasa Shandy ang 29.
yung prophecy na yan sa pamamagitan ng ating Panginoon sa Kristo. At yung kaligtasan na ginanap ni Jesus, ayun ang binibigyan natin ng Diyos. Pangalawa, yung humanity niya, yung pagtatao niya, ang ating inaalala sa pagkakataon na ito. Lumabas yung pagiging nature niya na tao dahil naramdaman niya yung uhaw. Kahit nung nabubuhay pa naman ng Panginoon, wala pa siya sa Calvary, siya ay nabuto, siya ay napagod, siya ay natutulog. Ang Panginoon, bagamat Diyos, ay nagtatawang tao siya. Tingnan natin yung John chapter 1 verse 14. Ang sa'yo tayo naging tao, pinirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatian ng tunay na kanya bilang kaisa-isang anak. Siya'y puspos ng kagandang loob at ng katotohanan. Ayan o. So the Word became human and made His home among us. Ano ang sabi dyan? Ang salita ay naging tao. Pag tinignan natin sino yung salita, sabi dito sa verse 1 ng chapter 1, in the beginning the Word already existed. The Word was with God and the Word was God. No? Nung pasimula, ang salita ay naroon na at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. At sabi sa 14, ang salita ay nagkatawang tao, si Jesus Christ. Kaya dito sa limang wika ng ating Panginoon, sinabi niya, ako'y nauhaw, ay na-reveal sa atin yung kanyang humanity. Anong kahalagahan nun? Paano natin yun mararanasan sa buhay natin?
sa mga tao na yun, nung tinitingnan niya siguro yung mga tao na nandoon, nauuwag siya sa pagkilala sa kanya. Nauuwag siya sa pananampalataya ng mga tao na nandoon. Sabik na yun, kung matapos na namin yung Jesus na bakit siya pinabayaan. Ganun na din naman sa pinag-aralan natin ngayon. Ganun na din yung
pag-iingat, kahit anong pag-iingat ang gawin namin, ay kaya pa rin kami maapektuhan ng virus na ito. Kaya Lord God, sa iyo kami nakatingin at sa iyo kami umaasa na mula sa akin at sa bawat isa na nandito, yung protection mo ay kasama namin. Tinataas namin sa iyo yung mga mahal namin sa buhay na hindi namin kasama physically, katulad ng Ate Paz, nila Kuya Marcial, nila Kuya Sunny, at nila Kuya Romy Panginoon, at yung parents ni Mene, Lord God, kila Camille, lahat ng relative namin, Panginoon, lahat ng malapit sa amin, ay balutin mo ng iyong banal na dugo, at kami ingatan at bantayan sa COVID-19. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan ka namin. Sa pangalan namin, Jesus.